بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang matatalakay natin sa ngayon, mga kapatid, ay ang kahulugan ng pag-aayuno at ang pinakadiwa nito. Bagamat marami sa atin ay may kanya-kanyang kaalaman hinggil sa ating paksa, subalit ito ay bilang dagdag kaalaman sa ating lahat. Ang kahulugan ng pag-aayuno ay pwede nating sabihin na kahulugan niya sa luga at saka kahulugan niya sa syaro. Ang pag-aayuno sa luga ay al-imsaku anishay, kalaman, kana, aw ta'aman. Sa linguistical meaning ng pag-aayuno ay ang pangingilin hinggil sa isang bagay, maging sa pananalita o pagkain. Kasama na dito ang inumin o pag-inom. Washara'an sa legal meaning, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'niyya. Sa legal meaning ng pag-aayuno, syara, batas ng Islam, ay ang pangingilin, pagpigil at pag-iwas sa mga nakakasira ng pag-aayuno tulad ng pagkain, inumin, pakikipagtalik, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyya, mula sa pagsapit ng fajr o kaya ay bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw na may kasamang layunin, intention. Alam nating lahat, mga kapatid, na lahat ng nasyon ng mga Muslim ay nagkakaisa na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado sapagkat ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Kung saan ay makikita natin ang hadith o kabilang sa nilalaman ng hadith na tinatawag na hadith o Jibril o kaya ay hadith na pagdating ni Jibril upang kanyang ituro ang relihiyong Islam. At ang hadith na ito ay naisalaysay ni Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang sa nilalaman ng hadith na ito dahil mahaba ang hadith na ito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na sabi niya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Nung tanungin siya ni Jibril, tanungin ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kung ano ang Islam, ay ito ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Islamu, ang Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ay ang pagsasaksi mo na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Wa tuqimas sala, at ang pagsasagawa mo ng sala, pagdarasal. Wa tu'ti az-zaka, at ang pagbibigay mo ng zaka o kaya ay kawang gawa. Wa tasuma Ramadan, at ang pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan. Wa tahujja al-bayt, at ang pagsasagawa mo ng hajj in istata'ta ilayhi sabila. Ibig sabihin ng hajj ay yung paglalakbay doon sa Makka o kaya ay peregrination sa bahay o sa Kaaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, in istata'ta ilayhi sabila,
kung sakaling ikaw ay may kakayahan sa paglalakbay. Ang hadith na ito ay naiulat ni Muslim. At makikita rin natin sa hadith ni Abdullah bin Umar, si Abdullah na anak ni Umar, kalugdan silang dalawa ng Allah na kanyang sinabi, Sami'atu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam na nagsasabi, Bunyal Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bayt, wa sawmi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, itinayo o itinatag, bunya, itinayo ang Islam ala khamsin sa lima. Ibig sabihin ay limang haligi. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Unang-una ay ang pagsasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Wa iqamis salah. At pangalawa, ang pagsasagawa ng sala o kaya ay pagdarasal. Wa ita'iz zaka. At pangatlo, ang pagbibigay ng zaka o kaya ay obligadong kawanggawa. Wa hajjil bayt. At ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng hajj sa bahay ng Allah sa Kaaba. Wa sawmi Ramadan. At ang pang-lima ay ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So, napakalakas ang hadith na ito kasi napagkasunduan ni na Al-Bukhari at Muslim. Kung saan ay mapapansin natin sa dalawang hadith na nabanggit natin dito, na ang una na hadith o Jibril, hadith ni Jibril o hadith na pagtuturo ng Jibril hinggil sa relihiyon o kaya ay hadith na naisalaysay ni Umar bin al-Khattab ay nauuna ang saum pag-ayuno kaysa sa ibig sabihin ay hajj. Ibig sabihin ay pang-apat ang pag-ayuno at pang-lima ay ang hajj, pagsasagawa ng hajj. Samantala, dito naman sa hadith na naisalaysay ni Abdullah bin Umar, si Abdullah na anak ni Umar bin al-Khattab, ay nauuna naman ang hajj, pagsasagawa ng hajj, kaysa sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Subalit walang problema dito. Kahit alin na dito ang ating naisaulo ay alhamdulillah at least lahat ng mga ito ay tumutukoy na ibig sabihin ang Islam ay binubuo sa limang haligi at kabilang dito na kung saan ay tulad ng nabanggit natin na ang pag-ayuno ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Mga kapatid, ang pag-ayuno ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala noong ikadalawang taon ng Hijra o kaya ay paglikas. Ang Hijra ay ibig sabihin ay ang paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mula Makkah patungong Madina. Kung kaya si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nakapag-ayuno ng siyam na Ramadan. 9 na Ramadan ang kanyang napag-ayunuhan ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas. At alam nating lahat na ang pag-ayuno ay ipinag-utos din sa mga naunang mga pamayanan o kaya ay mga naunang mga tao. Na makikita natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Makikita natin ang talatang ito sa Suratu Al-Baqarah. Bagamat karamihan sa atin
ay alam niya o kaya ay memorize niya ang talatang ito. At madalas din ito nababanggit ng ating mga kapatid na mga ulama o kaya ay mga ustads o kaya ay mga duat na mga nangangaral sa ating pananampalatayang Islam. Ayon sa kahulugan ng talatang ito ay tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga nanampalataya, kutiba alaykumus siyam, iniatas sa inyo ang pag-aayuno, kama kutiba alal ladhina min qablikum, tulad ng pagkakaatas sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Suratul Baqara na makikita natin sa aya na 183. Tulad ng nabanggit natin kanina, na ang paksa natin ay ang kahulugan ng pag-ayuno at ang pinakadiwa nito. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito ay ang pinakadiwa ng pag-ayuno ay itong katapusan ng talata na sinabi ng Allah, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. Pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin na ang ibig sabihin ng takwa sa lugha, sa wika o linguistically meaning ay al-wiqaya. Al-wiqaya. Ibig sabihin ng al-wiqaya ay protection. Wa masdaruhu wika. Na ang pinagmula nito ay salitang wika. Depensa o kaya ay bantay. At ang kahulugan, pag sinabi mo na ittaqillah, katakutan mo ang Allah, ibig sabihin nito ay ij'al bainaka wa baina azabillahi wiqaya. Gumawa ka o maglagay ka ng protection sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Ang pag-ayuno ay ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay ang pinakadiwa nito ay ang pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang protection natin ito mula sa parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung naalaala natin mga kapatid ay si Uthman na anak ni Affan ay kana idha marra ala al-maqbarati baka. Kapag siya ay dumaan sa mga libingan, siya ay umiiyak. Napapaiyak. Qila man alladhi yubakik? May nagsabi sa kanya, ano ang dahilan kung bakit ka umiiyak? Ano ang nagpapaiyak sa iyo? Bakit ka umiiyak? Qala, sinabi ni Uthman bin Affan, hadha awwalu manazilil akhirah. Habang siya ay nasa mga libingan, kapag dumaan siya sa mga libingan, napapaiyak siya, kaya tinatanong siya kung bakit siya umiiyak, ano ang dahilan. Sinabi niya, ito ang mga libingan, ang unang mga tahanan ng kabilang buhay. Okay? Hada awwalu manazilil akhirah. Ito ang mga unang tahanan ng kabilang buhay. Fa in khuffifa 'ala al-'abdi kana ma ba'dahu akhaf. At kung ito ay naging magaan sa isang alipin o isang tao, ay mas magiging magaan pagkaraan nito. Wa in shuddida 'ala al-'abdi kana ma ba'dahu ashad. At kung ito ay naging matindi sa isang alipin, sa isang tao, ay mas magiging matindi pagkaraan
nito. Mas magiging mahirap pagkaraan nito. Mas mahihirapan pagkaraan nito. Na, alam na natin mga kapatid ang dahilan kung bakit napapaiyak si Uthman bin Affan, kalugdan siya ng Allah, kapag siya ay napadaan sa mga libingan. Sinabi ni Omar bin Abdulaziz, hinggil sa takwa, laysa takwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamin layl wattakhliti fima bayna dhalik. Hindi ang takwa sa pamagitan ng pag-aayuno sa araw, hindi yun ang ibig sabihin ng takwa, ay dahil sa pamagitan ng pag-aayuno sa araw at sa pamagitan ng pagsasagawa ng qiyam, yung pagdarasal sa gabi, at sa pamagitan ng pagsamahin ang dalawang ito. Hindi yun ang ibig sabihin ng takwa. Walakin na takwallahi tarku ma haramallah wa adau maftaradallah. Subalit ang takwa, ang kahulugan ng takwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tarku ma haramallah. Ang pag-iwas sa anumang ipinagbabawal ng Allah. Wa adau maftaradallah. At pagsasagawa, pagsasakatuparan sa anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ruzika ba'da dhalika khairan, fahuwa khairun ila khairin. Datapwat sinumang pinagkalooban pagkaraan nito ng kabutihan, siya ay nasa kabutihan patungo sa kabutihan. Napakaganda, mashallah, ang kasabihan ni Omar bin Abdulaziz. So alhamdulillah, nakuha natin sa ngayon ang punto natin sa paksa natin na ibig sabihin ang kahulugan ng pag-aayuno at ang pinakadiwa ng pag-aayuno.